Suspendido ang klase sa isang paaralan sa UP Maguindanao del Norte matapos isugod sa ospital ang 80 estudyante matapos sila makalanghap ng pesticide. Hanggang upa, suspendido ang klase sa Mirab Elementary School dahil sa isinasagawang decontamination at pagtuturo sa paggamit ng mga kemikal para sa pagtatanim. 81 estudyante raw ang sinugod sa ospital matapos makaranas ng pagkahilo at panghihina. Nagmula raw ang nalanghap na pesticide sa katabing sakahan. Iniimbestigahan na ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents ang nangyari sa mga estudyante. Para sa ibang detalye tungkol dito, makakausap natin si UP Mayor Maria Rona Cristina Piang Flores. Magandang umaga, Mayor Flores. Mayor, kamusta na po yung lagay ng mga estudyante ng Mirab Elementary School? Nasa ospital pa rin ho ba sila? Magandang umaga po, Sir Jess. Magandang umaga po, Ms. Gretchen. Sa ngayon po, stable na po yung ating mga estudyante. Nasa Dato Blanca Sinsuat Hospital pa din po sila for observation po. As per recommendation po kasi ng ating IPHO, meron pa po silang 3 days na observation just to make sure po na paglabas po nila is okay na po at wala na pong trace ng mga chemicals po sa kanilang mga katawan po. Okay, Mayor, maaari po ba namin matanong kung sino po yung sasagot dito sa pampa-ospital ng mga bata na nakalanghap ng pesticide? Yung gobyerno po ba? Meron pong dapat managot? Paano po yun? Ang instruction ko po kahapon sa aking MDRRMO, the LGU will cater po. So, i-charge po lahat kay LGU yung mga bills po ng ating mga estudyante. And also po, nakausap na rin po natin yung farmer na spray po ng chemical, inamin naman din po niya and maybe hindi naman din po niya sinasadya sapagkat wala naman din pong may gusto nang nangyari. So maybe maging sanction na lang po is baka pwede natin siya pagawain ng community, kumbaga community service na lang po just to make sure lang po na meron din po tayong ginawang action po para sa kanya po. Pero Mayor, ano nga ho ba ang proseso ninyo dyan sa inyong local government no when it comes to spraying pesticide? Sabi nga ninyo, hindi rin naman inaasahan ng farmer yung nangyari. Pero ano ho ba yung tamang proseso ninyo dyan? At bakit umabot sa punto na mag-spray siya ng pesticide sa gitna ng klase doon? At gaano ba kapeligroso yan para sa mga bata? Yes po, actually po, naging eye-opener din po kay local government yung nangyari. Dahil po doon, nagkaroon po kami ng program si LGU po na magkakandak po kami ng reorientation and then ng mga symposiums po para po sa safe use of chemicals po. Because actually naman po yung mga farmers naman natin, siguro may iba lang din po na hindi po nagagawang tama yung kumbaga mixing po ng ating mga chemicals. Nagkataon lang din po, siguro nung nag-spray ang ating farmer is malakas yung hangin na umabot pa doon sa vicinity po ng ating paaralan po. Oo, Mayor, kailangan po ba kumuha ng permit bago po mag-spray ng pesticide o parang free to do it po sila anytime? Paano po ba yung proseso po niyo, protocol po niyo tungkol dyan? Actually, ma'am, dito sa amin, no need, hindi na naman po kami humihingi ng permit pag nag-spray yung mga farmers natin as long as pag nag-spray sila, i-make sure lang po nila na safe din po yung mga nasa paligid po ng kanilang mga farms na isnis gina-sprayan po nila ng kanilang chemicals. But then yun na nga po, sabi ko, nagkataon lang rin po talaga siguro that time po na medyo malakas ang hangin na nadala po sa vicinity ng school and na-affect po yung ating mga kabataan because alam naman din po natin yung immune system rin po kasi ng ating mga bata is hindi rin ganun kalakas gaya po sa ating mga adults po. Pero given po yung mga nangyari, no, would you require or talagang training at symposium lang po ang gagawin po natin? Ma'am, pakiulit po. Oo, given po yung nangyari kasi hindi nga po kailangan ng permit po sa ngayon. Pero ano po nakikita ninyo? Mostly training, symposium o iniisip nyo rin po ba na parang may permit applications po in the future? Para di na po mangyari, yes. Para po natin iiwasan ito? Yes, ma'am. We consider it also po. And then iniisip din po natin gagawa po tayo ng resolution
maybe regulating or totally banning po yung mga red label po talaga ng mga pesticides po na ginagamit po ng ating mga farmers para maiwasan na po natin ang ganitong ulit na mga pangyayari po. Okay, maraming salamat. UP Mayor Maria Rona Cristina Piang Flores. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.